Patnubay sa Kalusugan. Kayo po'y nakikinig araw-araw, 7:30 to 8 ng umaga dito sa DWBL. At sa inyong pong Facebook, pwede nyo po akong panoorin araw-araw. Pwede nyo po akong bisitahin sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. I-like nyo and then i-share. Ganda din sa aking YouTube channel, pwede nyo po akong i-search. Ang pangalan ko ay Rose Alfonso. I-click nyo yung subscribe para ma-notify kayo sa aking bagong video. At kung meron kayong gustong topic na gusto nyong malaman at panoorin, ay basta i-click nyo lang yung Rose Alfonso. Tapos lahat ng mga lecture ko ay mapapanood nyo na. Ako po ay si Ma'am Rose, hindi po ako medical doctor. Ako po ay member ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster sa Pilipinas. Nagtapos po ako ng Bachelor's of Education degree. Nagpatuloy mag-aral ng public health. At nag-aral po ako ng natural medicine sa Jensen International Institute of Health sa Escondido, San Diego, California. At nag-attend din ako ng seminar ng natural medicine sa Waymar Institute sa Sacramento, California, and School of Alternative Medicine sa Palm Springs, California. Ang aking pong hadikahin, prevention is better than cure. We need education more than medication. Pagkatapos po na-diagnose tayo ng doktor, lumabas na tayo sa ospital, ano po yung paraan ng pag-aalaga sa katawan natin? Kaya kasama po ng mga doctor's prescription drugs, doctor's advice, kailangan meron po tayong lifestyle or home treatment na gagawin para mapabilis yung ating kagalingan. Kaya lalong lumalala yung sakit natin kasi ikaw ay nagpapabaya. Kaya ito po para madagdagan ng alam nyo tungkol sa pag-aalaga sa katawan. Narito po yung libro natin, Natural Remedies Encyclopedia. Meron po 730 diseases ang kanyang topic. At sa panahon po ng emergency, itong medical book na to magbigay ng kaalaman sa pag-aalaga sa katawan ninyo. Pero tandaan nyo po, may iba't ibang lunas sa sakit ng tao. Pero ang pinakamainam, ugaliin, magpakonsulta sa doktor. Magpa-detect, mag-diagnose kung ano talaga ang sakit nyo. Pagkatapos, pag alam nyo na kung ano ang sakit nyo, basahin nyo itong libro na to. Magbibigay siya ng payo sa inyo kung anong dapat nyo gawin. Katulad din po ng ginagawa ko sa inyo ngayon, binubuksan ko kaisipan nyo kung paano alagaan ang ating katawan. Tulad po ngayon, ang ating pong topic ay tungkol po sa tinatawag po nating arrhythmia. Alam nyo po yung arrhythmia, ano po ba itong sakit na ito, itong arrhythmia na to? Ang arrhythmia, ang primary cause po ng arrhythmia, typically, meron damage sa electrical conduction system ng puso mo. So, ibig sabihin, may kuryente sa puso natin. Maring meron kang congenital heart defect o meron pang heart disease. Ang condition na to, yung electric heart electrical impulses mo, nagko-coordinate yan sa heartbeat. Meron kang heartbeat dysfunction. Maring mabilis o mabagal, no? Yung heartbeat mo, either na napakabilis o napakabagal. Ang simptoma po ng arrhythmia ay hindi po nakikita maanggang sa ikaw ay tumanda na. Sa mga rare cases, ang mga pasyenteng nakakaranas ng pagkahilo, tsaka nag-i-skip beat, no? Irregular palpitation, yan po ang nararanasan ng may arrhythmia. Pero minsan ito'y normal experience na tumataas yung heart rate natin dahil sa excitement o dahil sa pagkapagod. O kaya ito pong mga heart rhythm na to, ito yung mga normal reaction ng puso natin. Pero kung nakakaranas po kayo ng irregularity ng tibok ng puso mo, maaaring kinukonsider natin itong heart arrhythmia. Meron mga natural remedies sa arrhythmia tulad ng magnesium, apple cider vinegar, o sili, o garlic, ganon. Sumusuporta sa cardiac health at remedy katulad ng arrhythmia. Ano po ba yung sign and symptoms ng arrhythmia? Pero bago po natin yung talakayin, paalala muna po sa ating pong vitamin C. Ang vitamin C natin, ito po ay tumataas ang production natin ng infection-fighting white blood cells. Tumataas ang level ng interferon para yung antibodies mo, ito yung natural, ito yung ating immune system para labanan yung
mga virus, bacteria na pwedeng makadamage sa atin. Ang vitamin C ito ay antioxidant, tumutulong para ma-prevent ang damage ng cell sa anhi ng mga free radical. Alam mo yung mga free radical, ito yung mga harmful molecule na pwedeng sumira sa ating kalusugan. Na katulad po ng cancer, tuberculosis, pneumonia, yung mga sakit na nakakamatay, ito'y sanhi ng mga free radical. Kaya dahil tayo madaling tumanda, manghina, kumulubot, namumuti ang buhok, nagiging makakalimuting, ulyanin, dahil doon sa mga free radical na yan. So ngayon, para may depensa tayo sa mga free radical na yan, ginagamit ng ating katawan ng vitamin C to fight off free radical damage. Kaya ngayon po, sa ating po mga elderly, sa mga very active, nabubuhay tayo sa pollution, sa polluted area, hangin nating nalalanghap, ay marumi. Di ba? Mga pagkain natin, puno-puno ng sebo, mantika, na pwedeng magbara sa ugat natin at nakakapigil sa normal na sirkulasyon ng dugo. Kaya ito po ang vitamin C, magandang supplement for maintenance lang po kahit na once a day. After almusal, inumin mo. Pero kung may sakit ka, tulad na may cancer ka, twice a day po yan, sa maga, sa gabi, and then inum ka ng maraming tubig. Ito pong vitamin C natin, 1,000 milligram, ito with rose hips, no? At ito ay 6,750 lang halaga nito, 90 tablets. No, pwede nyo itong mabili sa atin sa Lagman Building. Ang office po natin, open doon every day, 7 ng umaga hanggang 7 ng gabi, pwera lang po araw ng Sabado. Ngayon, sasakay kayo ng LRT. Bababa kayo sa Blumentritt LRT Station. Nasa kanto ang Lagman Building. Makikita nyo po may 7-Eleven. Nasa second floor tayo. Meron security guard doon na nakaupo. Dalawa sila. Hanapin nyo po si Moss. Ang pangalan niya po, Moss, M-O-S, sa kanya kayo bibili. No? Entertain po niya kayo. Puntahan niyo siya doon. Eh, pero ako po, every Thursday, 10 to 12, nandun ako para makausap niyo ako, magpa-check up kayo, mabigyan ko kayo ng payo at makabili na rin kayo ng ating produkto. Yan po ay punta lang po kayo sa ating sa Lagman Building. At meron din po tayo isang uri ng langis, yung Sanchera Oil. Ito yung langis na pinagsama-samang katas ng halamang gamot, tulad ng Acapulco, pansit-pansitan, luyan dilaw, itong turmeric, ginger, bayabas, oregano, malunggay, gota cola. Kapag meron kayong irregular heartbeat, para guminhawa yung paghinga nyo, para kung naninikip ang dibdib nyo, para mabigat ang dibdib ninyo, ihaplas nyo po sa dibdib nyo. Maganda rin ito sa sakit ng ulo, sa hilo, sa sinusitis, sa ubo na mamalat. At kung kayo po may stiff neck, may kabag, sinisikmura kayo, may rayuma kayo, pinupulikat kayo, may arthritis, meron kayong varicose vein, ihaplas nyo lang yan sa mga patay na kuko, pampabuhay ng kuko, pampaganda din po, pampatay ng kuto at lisa, pangalis din po ng kati ng balat. Paiwas kagat lamok. Hindi ka kahagati ng mga lamok pag nagpahid ka ng ating Sanchera Oil. Available po yan sa ating sa Lagman Building. 60 ml po isang bote nun. 350. Pero pag bumili kayo ng tatlo, ay 1,000 pesos po yun. Ano ho? So ngayon, ang tanong natin kanina, ano po ba yung signs and symptoms ng arrhythmia? Ito po mga mild na arrhythmia, minsan hindi mo nararamdaman. Pero pag ang puso mo ay may palpitation, mabilis, no? Too rapidly palpitation. In contrast, ang serious na arrhythmia, nagpo-produce po ito ng medical emergency associated dito ng heart attack. Ano po bang sanhi, bakit may arrhythmia ka? Ito resulta ng disturbance sa electrical system within your heart, na stimulate yung heart mo para tumibok. Ang arrhythmia, ito'y nararamdaman pag merong set of heart muscle nagde-develop ng kanilang sariling pintig. Kaya po alam mo yung magnesium and potassium deficiency, ito po ay related sa arrhythmia. Kaya pag kulang ka ng magnesium and potassium, ay nagkukus ito ng irregular heartbeat. Alam nyo, ang natural source ng potassium, saging, di ba? Kaya kapag meron kayong problem sa heart, isang saging na hindi mo niluluto,
katulad po ng saba. Kainin mo yan sa umaga, umaga, tanghali, gabi, para meron kayong potassium, no? Kaya ito pong mga importante ito sa iyong sa arrhythmia. Sumusuporta sa heart function, necessary para ma-reduce ang arrhythmia mo. Eliminate mo yung too much salt, no? Yung masyadong maalat. Kumain ka ng maraming potassium, mga oranges, pinya, saging, ganon. Lahat ng klase ng prutas ay may potassium. Kaya, bisabihin, magkakain ka ng prutas, ang mga fiber and complex carbohydrates. Kaya kung may arrhythmia ka, magkakain ka ng gulay. Bawa nilagang kangkong, nilagang ano, yung ano, dahon ng kamote, mga malunggay, no? Maraming fiber at complex carbohydrates at ng kamote, ganon. Mag-increase ka ng maraming celery, garlic, and onion. Kaya ako po, pinapayo ko sa inyo, ako po, lagi ko itong ginagawa. Isang butil ng bawang, didikdikin mo ng pinong-pino, ilagay mo sa kutsara, piga mo ng isang kalamansi, lagyan mo sa kutsara na inumin mo 3 times a day. It's good for your heart. Yung onion, yung sibuyas, magsalad ka, kamatis, sibuyas, di ba? Kamatis, sibuyas, mga dahon ng sibuyas, no? Pagka kumakain ka, may ganon. It's good for your heart. And celery. May pasyente po ako, candidate siya sa heart attack, ganon. Alam mo kung anong guminhawa sa kanya? Ginagawa niyan tsaa yung celery, yung maliit yung kinchay. Kukuha siya ng isang stock ng kinchay. Di pati yung ugat niya, alisin niya yung dumi, hugasan niya mabuti. Tatadta rin niya ng pinong-pino yon. Ilalagay niya sa tasa, isang tasang tubig na mainit. Ilalagay niya doon yung kinchay. Tatakpan niya. Pagka malamig na, kaya niya nang inumin, haluin niyang mabuti, tapos iinumin niya yung pinagbabara niya ng celery. Tapos, sa tanghali, 3 times niyang dinalagyan ng hot. Kaya iniinom niya yon, gumanda po yung pintig ng kanyang puso. Kaya tulad po na sabi ko kanina, increase mo yung take mo ng magnesium pagka meron kang arrhythmia. Ang asa mo nakukuha yung magnesium? Tofu, tokwa, at saka sa mga green leafy vegetable, mga fish, milk, yan. Commonly eaten fruit ay ito po, karamihan po ng fruit may mababa sa magnesium. Pero kung gusto mo magkaroon ng magnesium, yung green leafy vegetable, mga whole grain, yung rice natin, di ba? Yung mga seeds, munggo, mga nuts, yan. Yan ay mayaman sila sa magnesium, no? Yan po yung mga ano po ba iba pang mga natural remedies sa arrhythmia. Pero bago natin ito ay sagutin, paalala mo na po sa omega-3 fatty acid. Alam mo yung omega-3 fatty acid, ito'y napakahalaga sa kalusugan ng puso. Itong essential fatty acid na sa omega-3, nagiging elastic yung ating mga ugat para hindi ka maputukan ng ugat. Ito'y nakakapagpababa ng presyon ng ating dugo. Ang omega-3 fatty acid, ito ang long-term na pag-inom nito, pang-prevent ng bato sa abdo, no? At saka is also good for the eye. Essential substance ng mata natin, merong essential fatty acid, ang omega-3, itong omega-3, at para maiwasan mo ang progression ng macular degeneration o yung poor vision. Kaya essential fatty acid din po, nakaka-lower ng bad cholesterol. Alam po natin ang pinagagalingan ng gallbladder stone ay cholesterol. So, itong omega-3, ang sabi, nakakapagpababa ito ng bad cholesterol, ang tumataas ay yung good cholesterol. Kaya it's talagang good for your heart, no? Kaya kung meron po kayong arrhythmia, maganda, uminom kayo ng ating omega-3. It's also good for the brain, no? Sa development ng cell membrane ng ating utak, maganda po yung omega-3 fatty acid. Nare-reduce ang depression mo. Ito din po ang omega-3 fat, excellent for curing variety of diseases associated ng inflammation like infection, eczema, psoriasis, allergy, asthma, arthritis, no? Kaya ito omega-3 fatty acid, napakahalaga of all ages, including elderly, na pi-prevent ang inflammation, pwedeng mag-cause ng cancer, rheumatoid arthritis, and heart disease.
100 soft gel po ang laman ng isang bote ng omega 3. Ito'y 750 pesos din po. Ang inom nito, isa sa umaga, isa sa gabi. Kayo pong mga ano malapit sa dito sa Metro Manila, pwede kayong bumili sa Lagman Building. Pero kung nasa malayong probinsya kayo, di kayo makapunta sa Lagman Building o nasa Cebu o nasa Mindanao, Bisaya kayo, pwedeng i-deliver to sa LBC, no? Mag-chat lang kayo sa akin sa Facebook kung interesado kayo magpa-deliver nitong mga product natin na ito. Ganon din yung ating Super B Complex. Ang Super B Complex natin, ito'y energy production kasi meron B1, B7, B6. Ito'y tumutulong sa generation of energy. Kaya pag kayo'y kulang sa Super B Complex, madaling mapagod, manghina, at irritable. Sa nervous system natin, ang Super B Complex ay importante ito para hindi ka na anxiety, di ka nag, ito yung anti-stress supplement po ito. At sa digestive system natin, nagre-release ng gastric acid para ma-absorb mo yung nutrients sa kinakain mo. Kaya pag hindi mo na-absorb yung nutrients sa pagkain, bumababa ang hemoglobin mo. It leads to anemia. Kaya kung anemic ka, mag-take po kayo ng Super B Complex. Gaganda yung tubo ng buhok mo, gaganda yung skin mo, pati ang tubo ng kuko mo. At available po ito sa atin sa Lagman Building. O kaya pwedeng ipa-deliver ito sa atin sa LBC. No? Ang charge po ng LBC sa Metro Manila, 160. Sa mga provinces, 180 pataas. Pero sa mga Bisaya at Mindanao, yan po ay 200 pesos pataas. No? Yan po. Kung mag-chat lang kayo sa akin sa Facebook page ko, Patnubay sa Kalusugan, kung interesado po kayo sa mga product, ang ating Super B Complex, once a day lang ang inom after almusal. 90 tablet, isang bote, 750 pesos din po yan. Okay? Ano po ba ibang natural remedies ng arrhythmia? Merong natural treatment sa irregular heart pattern mo. Kailangan i-manage mo ang condition na to. Gumamit kayo ng natural remedies. Ang isa at nasabi ko kanina, yung magnesium deficiency, ito yung susi ng arrhythmia. Parametrit ito, mag-take kayo ng daily supplement ng magnesium. Nasabi ko kanina, ang pagkain mayaman sa magnesium at nagbo-boost ito ng energy at nagpe-prevent ng inflammation. Kaya para ma-build ang immune system mo. Kaya sabi ko, ang mga pagkain mayaman sa magnesium, katulad ng black beans, avocado, almond, brown rice. Magkakain ka ng brown rice, kasoy, mga cereals na galing sa wheat at saka yung buto ng edamame. Ako, pag ako'y nasa Amerika, ang hilig ko kumain ng edamame, ito yung mga buto ng soybeans, yung kidney beans, oatmeal, peanut butter, patatas, no? Huwag mong kainin mo pati balat. Yung kalabasa, pasa, soybeans, mag-inom ka ng soy milk, no? Spinach, ito yung, at magkakain ka ng banana at mag-inom ka ng yogurt, yung mayaman. And dark green leafy vegetable. Maganda po yan para sa heart mo kasi yung dark green leafy vegetable, ito po ay napakaganda para sa kalusugan po ninyo. Ganon din yung apple cider vinegar, nagtatanggal ito ng toxin sa katawan mo kasi po yung mga toxin na yan, nagkocontribute yan sa arrhythmia na kumokontrol sa nerve impulses and blood flow ng ating katawan. Kaya, alam mo, ang sabi din po yung meron po ako nakita matanda, mahilig siyang kumain ng sili. Yung maanghang kasi yung sili nakaka-stimulate ng blood flow throughout the body. Yung rate ng flow mo mareregulate sa overall function ng heart mo. Nakita po yun sa matanda, yung isang sili talagang dinidiretso niya talaga kasi nagaganon ako. Eh, yun daw ang sekreto ng kalusugan ng kanyang puso. Yan ang sabi niya. Alam mo, yung cardiac arrhythmia, ito po ang sabi ay heart rhythm problem. Yung nasabi ko, yung electrical impulses na kumokontrol sa heartbeat mo, na-interrupt, hindi nag-work properly. Ang interruption na to, dahil yung nag-cause sa heart mo, mag-beat ng too fast or too slow, nagkakaroon ng skip beat. Kaya pag ang arrhythmia, minsan walang sign, kaya dapat identify mo yung factor
bakit po nagkakaroon ka ng slow heartbeat and saka yung mabilis, yung parang meron kang racing, ba? Ganon, may chest pain ka, kinakapos ka ng hininga, nahihilo ka, yan ang mga nararamdaman mo kapag ka meron po kayong arrhythmia, no? Kaya ito, pero importante, tulad po na sabi ko, huwag mong kalilimutan na magpakonsulta sa doktor mo. Kasi kapag meron ka ng nararamdaman na irregularity, na ang bilis ng kabog ng dibdib, minsan hindi mo halos maramdaman yung pintig ng heart mo o nag-skip beat ka, malalaman naman po yan through ECG, magpa-2D echo ka, para malaman, ang doktor lang po ang makapagsasabi sa inyo, cardiologist, no? Ang pupuntahan nyo para matukoy sa nanggagaling ang inyong irregular heartbeat. Prevention is better than cure. Alam mo, pagka naramdaman mo yung ganon, hinga ka ng malalim. Pag naramdaman mo meron kang irregular heartbeat, mag-relax ka. Kasi yung stress, yung problema, yung galit, tsaka yung inis. Kaya pag meron kayong galit sa isang tao, meron kang hinanakit mga problema na hindi nasosolve, no? Maaring may problema ka sa puso. Yung pag-ibig na hindi mo nailalabas, no? Halimbawa, nagseselos ka. Nakakapagpa-irregular ng heartbeat yan, eh, no? Yung galit, yung inis, ganon. Pag naramdaman mo yon, inga ka ng malalim, inhale, pasok ang hangin sa ilong, labas sa bibig. Straight body, no? Iangat mo yung dibdib mo. Pagkatapos, i-relax mo yung kamay mo, ipatong mo sa patong mo yung kamay mo, basta relax ka, no? Hinga ka ng malalim. Pag nalalamig yung paa mo, ibabad mo sa mainit na tubig. Pag naramdaman mo yung irregular heartbeat, ibabad mo yung paa mo sa hot water. Para sa ganon, gumanda ang circulation ng dugo mo. O kaya maglagay ka rin ng mainit na tuwalya sa tiyan mo. Pagka nakakaramdam ka ng irregular heartbeat, babad mo yung paa mo sa hot water. Maglagay ka ng mainit na tuwalya sa tiyan mo. Tapos hinga ka ng malalim. Ilabas mo yung dila mo. Hanggang kaya mong ilabas. Ibuka mo yung bibig mo. Hanggang kaya mo. Hilain mo yung tenga mo. Kaya hilain mo siya ng ganun, no? Pagkatapos, massage mo yung batok mo, yung balikat mo. Pukpukpukpukin mo. Pukpukpukpukin mo yung balikat mo. Tapos yung lahat ng dulo ng daliri mo, kumuha ka ng pang-ipit ng damit, ipitin mo lahat yung dulo ng daliri mo. Pagkatapos, pag naramdaman mo nangimay na, tanggalin mo siya, tapos itaas mo yung kamay mo. Close open, close open, close open. Tapos i-shake, shake, shake mo yung kamay mo, tapos hinga ka ng malalim. Ilabas mo yung dila mo hanggang kaya mo ilabas. Buka mo yung bibig mo. Ganon. Hilain mo yung tenga mo. Palakpak mo yung kamay mo para mabuhay ang sirkulasyon ng dugo mo. Ayan, tapik-tapikin mo yan. Ganon, no? Yung hita mo, tapik-tapikin mo ng ganon. Galaw-galawin mo yung katawan mo. I-relax mo siya. Kaya makinig ka ng soft music. Yung nakaka-relax, tumingin ka sa magagandang bagay. Kailangan, matuto kang tanggapin lahat yung mga anything problema na wala kang magawa, acceptance, importante po yan, no? Para lumakas po yung isip natin, mag-take kayo ng lecithin. Kung mahina ang panlaban mo sa problema, para lumakas ang paglaban mo sa problema, mag-take kayo ng lecithin. Alam mo yung lecithin, nakakapag-alis siya ng galit. Yung nare-relax yung mind mo. Kasi ang lecithin, ito'y nagbibigay sa atin ng choline. Yung choline kasi, ito'y nagpapa-activate ng ating isip na, let's say, nagiging yung sluggish na yung mind mo, pagkatapos nakatuon na lang dun sa problema, naka-stuck ka dun, ina-activate po ng lecithin yung utak natin. Nagpo-provide siya ng ingredients para mag-produce ng acetylcholine, para yung mga memory storage natin very effective sa mga nerve signal sa maraming area ng ating utak. Magkakaroon ka ng better concentration and memory. Beneficial ito sa mga may hinanakit sa buhay, mga galit, ganun. Marirelax ka dito.
ito'y maganda sa mga estudyante, mga elderly, na gusto nyong ma-enhance ang memory skill nyo. 30% po ng utak natin ay lecithin. Kaya kung mainitin ang ulo mo, tsaka pos meron kang negative reaction sa buhay mo, mag-take ka ng lecithin, isa sa umaga, isa sa gabi. Lalo na po sa ating mga elderly, madali ka na magtampo, magalit, yun, di ba? Mag-take ka ng lecithin. Malaking tulong po ito. Isa sa umaga, isa sa gabi, inumin mo siya. Malaking tulong po itong magagawa sa kalusugan nyo. Nasabi ko rin po sa inyo na ang mga toxin sa loob ng ating katawan, ito palang lecithin, 100 din ang laman. 750 pesos po yun. Isa sa umaga, isa sa gabi ang inom mo. Isa pa, yung ating activated charcoal, nasabi ko, maraming toxin sa colon, yung irregular bowel movement, nagpo-produce ng gases, yun po'y nakakasira sa electrical impulses ng heart mo, pag bloated ang tiyan mo, pag hindi ka natuto, yung digay ka ng digay, di yung mananaranasan pag dumidigay ka, nararamdaman mo, naninikip ang dibdib mo, yung utot na hindi mo ilabas, yung digay na hindi mo ilabas, yung marami kang hangin sa tiyan, nagkakaroon ng pressure yan sa heart. Kala mo may heart attack ka na. Yung pala'y hindi ka lang natunawan at may gases ka na hindi mo mailabas, no? Ngayon, ang activated charcoal, magandang remedy yan para dumigay ka, umutot ka. Ito yung maganda sa mga digestive, yung digestive problem mo, may relation yan sa heart, sa irregular heartbeat mo, no? Kaya ngayon, magandang home remedy sa digestive problem, yung activated charcoal. Inom ka lang para matanggal yung toxin sa katawan mo. Ang ginagawa po kasi ng activated charcoal, tinatanggal sa katawan mo yan. Kaya inom ka ng tatlong activated charcoal, tatlong piraso, 2 hours bago ka mag-almusal, o kaya kahit na yung 2 hours bago ka mag-apunan, no? Para tatanggalin activated charcoal, let's say meron kang carbon dioxide na nalason ka, mga chlorine, gasoline, kerosene, mercury, morphine, narcotics, nicotine, opium, penicillin, at pest. Yung overdose sa gamot, pati yung mga drug addict, para matanggal sa katawan mo yung addicting substance, mag-take activated charcoal. Yung may mga bad breath, ang baho ng hininga mo, matatanggal din ang pagkalasing mo yung hangover sa activated charcoal. Kaya maganda po ito sa mga diarrhea, mga stomach flu, sa mga infection, pan-detox din po ito, panlaban din ito sa pagkalason. Yung body odor mo, basta mabaho yung hininga mo, kayang-kayang tanggalin activated. Available po yan sa atin sa Lagman Building. Ugalin nyo po laging makinig sa akin, 7:30 to 8, Monday up to Friday, DWBL 1242 kHz. Hanapin nyo po ako sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Ugalin nyo i-like at saka share nyo. Hanapin nyo rin po ako sa aking YouTube channel. I-click nyo lang po yung subscribe para ma-notify kayo lagi para sa mga bagong video ko at i-search nyo yung topic na gusto ninyo para mapanood ninyo ang mga lecture ko. Bumisita lang po kayo sa akin sa Lagman Building. Every Thursday, nandun ako para magpa-check up kayo, para matulungan ko kayo sa inyong mga problem. Nuulit ko po, kung kayo po ay mayroong mga health problem, puntahan nyo lang po ako sa akin sa Lagman Building at malaking tulong na magagawa yon para sa kalusugan po ninyo. No? Thursday po, puntahan nyo po ako doon para kayo matulungan ko kayo sa mga problem po nyo. Tulad na sabi ko, ang kalusugan ay kayamanan, dapat natin itong pag-ingatan. Sa ating pong food for thoughts ngayon, nice kong i-share sa inyo itong verse sa Bible, Daniel chapter 2, verse 21. He changes times and season. Alam mo, ang Bible, nagsasalita siya ng times and season. Ano po ba ibig sabihin ng salita na to? Ito po kaya ito, ibig sabihin merong limited period of time. Ang bawat tao ay binigyan, kasi sa Bible, ang Diyos ay nagbigay sa atin ng, di ba sa buhay lang natin, mga artista, merong panahon na, tulad noon si Chris Aquino, sikat na sikat siya, sa media, di ba? Ngayon, wala na siya.
dati-dati, sila Amalia Puentes, mga reyna ng pelikula. Tapos, dumaan ng taon, nawala. Tapos, napalitan nila Nora Honor, Vilma Santos, Sharon Cuneta. Ngayon, ay meron ng mga bago. Ngayon, sikat na sikat, ay si Vice Ganda. Diba? Ibig sabihin ito, merong time and season. Ang buhay po natin, may kapanahunan tayo sa buhay po natin. So ngayon, sa kapanahunan po natin ngayon, may nagbabago. Kasi ang batas ngayon, pagbabago eh. Laging may pagbabago. Kaya sa panahon na tayo ay nasa kapanahunan ngayon, as a Christian, meron tayong period of time ng ating, di ba, sa season, merong tag-ulan, may tag-init, may winter, di ba, may ganon, di ba? Kaya sa ating personal life, meron tayong time sa buhay po natin na kailan importanteng panahon, may time to cry, time to laugh, time to success, time to, di ba, may kabiguan, ganon. Pero ngayon, sa buhay po natin, no, ang sabi ng Panginoon sa atin, kailan mag-pray tayo for spiritual discernment para sa mga particular time and season na ating pinagdadaanan, di ba, habang nabubuhay tayo, merong pagsubok, maraming hindi mo inaasahan, katulad po yung aming inaanak sa kasal, eh, ang sabi niya doon sa Facebook, ito palang bagong taon na to, hindi ko na pala makakapiling ang asawa ko. Nung bandang ano, later part po ng December, malamig ang panahon, naputukan siya ng, nagkaroon siya ng aneurysm. Lumobo yung ugat sa utak niya, humina ang kanyang puso at humina ang kanyang baga, ito yung sanhin ng kanyang kamatayan. Kaya, alam mo, sa buhay natin, ang importante, faithful, maging faithful tayo sa lahat ng bagay. Merong promise sa atin ng Diyos, huwag kayong mag-worry sa lahat ng bagay. Dalhin nyo sa panalangin na may pagpapasalamat dahil sabi ng Diyos, wherever you go, I will be there for you. Lahat ng needs nyo, I will provide. Kaya kailangan natin ng spiritual discernment. Pag sinabi mo spiritual discernment, ang sabi kasi, ang Holy Spirit ay ipapahayag niya sa iyo mga bagay na hindi mo alam. Kaya ngayon, para magkaroon ka ng spiritual discernment, ask the guidance of the Holy Spirit. Magkaroon tayo ng daily paghingi ng, kasi everyday hinihingi mo yan eh. Kaya sabi niya, Lord, teach us how to pray. Kaya dapat nananalangin tayo for insight into the particular time and season the Lord has going you through right now. Tulad ngayon, year 2020, hindi pa natin alam kung ano magiging buhay natin sa loob ng isang taon. Ang nakaraan 2019, ito'y history na ng ating buhay and a chapter of our life. Na tayo po'y buhay ngayon 2020, this is a gift from God. Alam mo, hanggang buhay ka, ipoprovide ng Diyos ang pangarap. Kaya huwag kang mag-worry. Kung buhay ka, God always provide your needs. Tulad ng baby natin, may baby ka, hanggang hindi lumalaki yung anak mo, pinapakain mo siya. Ganon din ang Ama natin sa langit. Tayo kanyang anak, tayo mahalaga sa kanyang paningin, hindi niya tayo pababayaan. Ang importante lang, time and season, may panahon at kapanahunan ang buhay po natin. Kaya habang tinatahak natin the journey of life, sabi niya, without me, you can do nothing. Kung wala ako, wala kayong magagawa. Kaya kailangan natin ng spiritual discernment para alam natin kung anong dapat natin gawin. Kaya sabi niya, always glorify your God in your life. Put God first in your life para hindi tayo magkamali. Kasi anumang maling decision na gagawin natin, merong itong pain tayong mararanasan. Kaya para magkaroon ng joy and peace ang ating kaisipan and comfort, makikita mo lang yun, faith and trust in God. Magandang maga po, ako po si Ma'am Rose, nagpapaalam na wapong pagpapala at patnubay ng Diyos sa sumatin sa buong maghapon.